So it's me again, Daddler TV. Nagbabalik din sa channel na to. So mga susunod natin product all about tool review pa rin. But stay tuned kasi ang product na i-review natin ay nagare, gare, gare. So bilang DIYer or well, maybe weekend warrior yung tawag sa'yo or isang contractor, basic na siguro na dapat magkaroon ka ng ganito, no? Nagari is cutter ng kahoy, makapal, manipis, whatsoever. Kailangan magkaroon ka nito para magkaroon ka ng precise na hiwa or maybe cut dun sa kahoy. So yung mga DIYer na kapwa ko or mga weekend warrior para mapatay yung oras nila over day off, ang mga kadalasang hinahanap nila sa isang lagari is first, kailangan na matalas, second is matibay, and pangatlo na siguro yung makapal, syempre. And luckily, dito sa Lotus LHS4040.18, nandito lahat ng karakteristik na kailangan niyo or gusto ng mga DIYer and mga karpintero sa isang lagari. So as we can see, meron siya mga features na 450mm in length, which is 18 inches end-to-end. Meron siyang hardened teeth, hindi siya madaling mabungi, and 3 times sharpened. So ang pinupoint dito ni Lotus is yung talim niya is parang mga nakaganto, parang nakaganyan. So, mamaya papakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin Lotus dito. And, 7 TPI. Sorry, hindi ko alam yung meaning. Kailangan ko yata mag-research pa. And, yung kapal niya is 1mm. So, hindi siya madaling mabalik. So, eto na yung Lotus LHS4040x18. Makikita nyo naman, bagong-bago pa. Thank you nga pala, Lotus, para sa lagari. Napakaganda niya para sa akin. So, gaya na sinabi ko kanina, no, kailangan matalas. So, si Lotus is 3 times sharpened yung ngipin. So, kung titignan nyo on this view, kita nyo ba? Yan. Is yung ngipin niya is pasalisaliwa. Okay? So, hindi ko ma-explain eh, pero every ngipin is merong talim na grabe yung pagkakahasa. Ayan, no? I-close up ko na lang. Kita ba? So, yung pinaka board niya or yung pinaka talim niya is made from high carbon steel blade. So, hindi siya basta-basta kinakalawang, which is napaka-importante nun sa ating mga DIYer. Actually, mape-prevent naman yun kung lagi mo siyang pupunasan every pagkatapos ng magtrabaho. Pero mas maganda pa rin yung ano, yung hindi basta-basta kinakalawang na lagari gaya na itong Lotus na kahit mabasa siya, nag-i-stay siya. Actually, napakaganda na itong lagari na to para sa mga DIYer na agaya ko and weekend warrior kung tawagin. Ika nga ni yung balbasarado na YouTuber, hindi ko siya kilala. So kung makikita nyo dito, yung grip niya, napakaganda. Napakaga ang lagari. And kung titignan nyo siya, meron siyang rubber anti-slip na tinatawag. Meron din siyang finger guide kung saan pasok yung apat mong daliri kapag kinapitan mo siya. So kapag pinagsama mo yung dalawang principle na yon, may finger guide tapos meron siyang rubber slip, talagang solid tong lagari na to. Hindi siya basta-basta naangalay gamitin. Kasi may malambot siya eh, oh. As we can see, guys. Ayan, no? Malambot siya. Comfort, stability ng grip. Panalo to. 10 over 10. And yung about dun sa handle, makikita nyo hollow siya. Yan. Hollow. Kaya magaan siya. Actually, sobrang gaang. Hindi siya naangalay talaga ano, gamitin. Nagamit ko na to twice. And overall, good naman. Para dun sa mga wood projects ko. So,
Mura lang siya. If bibili niyo siya sa local hardware, nagre-range lang siya ng about 200 to 300. Hindi na masama para sa maganda at matibay na lagare gaya ng Lotus LHS 4040. So, usapang kapal, as we can see, tinatry ko siyang baliin. Tinatry ko siyang baliin and makapal yung bakal niya, guys. Sobra. Ayun, oh. Kung nakikita nyo, para siyang mako-compare ko siya sa Toyoso na knife na panghiwa ng mga chef. Kasi sobrang ano talaga. Ayun, oh. Kung makikita nyo, hindi siya masyado nagbibigil. Unlike nung mga other brand sa market na nag-exist, na kapag winave mo yung lagare is para na siyang binabagyo, puwapalo na siya. So ang tendency kapag katagal-tagal, once na gumaganon yung ganun siya kalambot, may tendency yon na mabali. Ang tawag nung ibang DIYer doon is brittle. Okay, so marirecommend ko to para sa mga pro and also mga beginner na DIYer natin dyan. So kung gusto nyong maka-avail nito, PM nyo lang si Lotus Tools Philippines. Nandun din yung presyo nito. Pag binili mo siya, meron siyang packaging and also blade guide for safety. So good na good to. Marirecommend ko to sa lahat. And yung comfort niya kapag ginamit mo, yung ibang lagari kasi, kung mapapansin nyo, amo ko nagamit na kayo nun, no? Kapag ginamit mo siya, is parang ang sakit ka agad sa kamay, isalida. So, i-push and backward. Mahirap. Naangalay yon, promise. Unlike dito kay Lotus, na since may talim yung every ngipin niya, back and forth, yung ibang na-encounter ko kasi na saw, or ganito, handsaw, is yung talim niya is yung nasa harap lang. So lahat yan nandito lang. Unlike dito kay Lotus na back and forth, tapos hindi pa ganun ka pantay yung mga ngipin niya. So may mahaba, maikli sa gitna, tapos maikli uli sa gitna, then mahaba. So para sa akin, goods to, goods talaga. Wala akong masabi dito. Ang rating ko nga sa kanya kanina nung binigay sa akin to is 9.5 over 10 kasi sobrang ganda. So, ano ang pros and cons ng Lotus? So, ang mga pros na sabi ko na kanina, ang cons lang dito is yung rubber slit niya dito. Medyo manipis. So, kapag araw-araw mo siyang gamit or every week and nagre-rely ka lang sa panghiwa na to ng kahoy, ang tendency is ma-torn out gaya nito. Ayan, oh. Kung makikita nyo siya, nato-torn out yung goma. So, not a big deal sa iba, diba? Kung magkakaroon ka naman ng ganito katalim na panghiwa ng kahoy, I guess, madali nang remedyohan tong part na to. Okay? So, yun lang muna ngayon, or para sa ngayon, guys. Hoping ako kay Lotus na makapagbigay pa siya ng maraming product sa atin para marami tayong i-review. And, pwede man ligaw mga tol, like, comment, and subscribe lang kayo dito sa channel ko para pagdating ng mga Tito Days nyo, is meron na kayong guide kung anong bibiliin yung brand pagdating sa local market kapag gagawa na kayo ng something. Woodworks, pampaganda ng bahay, cabinets, tables, just like that. So, like, comment, and subscribe. Nandito lang yan sa baba. Paki-like na rin yung Lotus Philippines, Lotus Tools Philippines. Local brand yan, atin na atin. Napaka-tibay, napaka-mura, napaka-good. So, kayo nang bahala. Daddy Lord TV, signing out.